It's Ngern TV! Naku po, Marso na pala. Kailangan ko nang tapusin ang aking Enoch Calendar. Okay, so nandito po tayo sa first month of the Enoch Calendar. At ito na, ilagay ko na yung unang festival or the first feast of the first month, which is the Passover and the Feast of Unleavened Bread. At yun po ay susundan naman ng Feast of First Fruits. So, a little explanation lang po, no? Nakatakda po sa libro na ang 14 na araw ng unang buwan ay ang Passover. Ito pong Passover ay nagumpisa sa panahon ni Moises. Kaya po tinawag itong Passover kasi po ito po yung araw na bumaba ang ating Panginoon sa Ehipto, sa Egypt, at pinakawalan niya ang Angel of Death. At ang lahat ng mga firstborn ng mga Egyptians ay namatay. Okay? So, ito po yung araw na yon, Passover. Yun po ang ibig sabihin ng Passover. That's when God, Yahuah, passed over Egypt on that day. Yun yung araw na yon. So, yun yung Passover. Ito po ay mag-uumpisa sa kinagabihan, pagdilim, or paglubog ng araw. Doon po siya mag-uumpisa. At ito po rin ang umpisa ng Feast of Unleavened Bread. Yung Feast of Unleavened Bread, ang unang kapistahan, ang first feast sa kalendaryo ni Enoch. At very interesting na na feast ito kasi solemn to, no? Kakain din naman kayo, no, pero may symbolism yung pagkain ninyo sa gabi. Around 10 o'clock, no, kakain kayo ng unleavened bread at yung juice galing sa first fruits. Okay, yung ubas ang kalimitang iniinom dyan. At ito po ay tumatagal ng 7 araw. So, starting on the 14th, which is the Passover, hanggang 20, okay, ito po ay sa gabi mangyayari, no? Kakain kayo ng unleavened bread as a symbolism, as a symbol of getting rid of hypocrisy in your life. Kasi po yung, na-explain ko na yata ito dun sa nauna kong video, no? So to make it short, panorin nyo na lang dun sa nauna kong video, no? Mga nauna kong videos. Paikli na lang natin, no? To make it short, it's a solemn feast to bow, to remove hypocrisy from your life. Yung mga pagsisinungaling, yung deception, as I explained before. So, the last day po, itong 21st, ito po ang end ng Passover at mag-e-end siya ng kinagabihan din. So, yung buong umaga ay Passover pa rin, tapos na siya sa gabi. Iyon po yung 21. Okay? So, yung Passover and Feast of Unleavened Bread, okay, magkasabay. Okay? Tapos, susundan niyo po yan ng Feast of First Fruits, which I put on the 26th of the first month. Okay, in Gregorian date, okay, that would be April 14.
Ito nga palang Passover, ano, just going back, yung Passover po ay mag-uumpisa sa Gregorian date ng April 2. April 2 hanggang April 9 ang Passover and Feast of Unleavened Bread. At mag-uumpisa po ito sa paglubog ng araw, mag-uumpisa sa paglubog ng araw at matatapos din sa paglubog din ng araw. Okay, so yun po yun. Moving on, nandito na po tayo sa ika-apat na kapistahan or feast. So na napag-usapan na natin ang Passover, Unleavened Bread, and Feast of First Fruits all on the same month. Okay? Ang susunod po, ang ika-apat na kapistahan or feast ay ang Shavuot or Pentecost. Ito po ay nakatakda sa libro bilang ika-15 araw ng ikatatlong or ikatlong buwan. Ang Shavuot po ay special kasi ito po ang kine-claim na tunay na birthday, kapanganakan ng ating tagapagligtas, the so-called Jesus or Yahusha. So 15, very important. Magandang holiday kasi kainan. Okay. So that's Shavuot. More details on Shavuot later on in the other videos. So let's move on now to the fall feasts. Ito po mga fall feasts na tinatawag, tatlo po to, ay sabi nila ito po ay mga prophetic feasts. Ibig sabihin it is a look into the future, sabi nila. Okay, so medyo hindi ko pa naiintindihan to mga katropa. Pero i-share ko sa inyo, no, ang ika-limang feast or ang una sa mga fall feasts ay ang Feast of Trumpets. Ito po ay sa September 18 sa Gregorian calendar. Ang Feast of Trumpets, sabi nila, ay isang memorial. Hanggang ngayon, hindi ko pa maintindihan kung ano yun. Pero parang nagpapahiwatig ng, kung nabasa na ninyo yung tungkol sa Revelations, merong binabanggit doon na 7 trumpets. So, ito pong Feast of Trumpets na to ay somehow related doon sa, ano na yun, sa nakasulat na yun. So far, yun lang ang alam ko. So, the Feast of Trumpets ay ginagawa tuwing unang araw ng ikapitong buwan. At ang susunod po dyan sa mga fall feasts, ang susunod po sa Feast of Trumpets ay ito pong September 26 to 27. Okay? Ito po ay ang tinatawag na Day of Atonement. So, kukulayan ko na po ito, no? Okay, sabihin natin. Okay, so ito pong September 26 to September 27 sa Gregorian calendar. Ito po ay ang ikasyam at ikasampung araw ng ikapitong buwan ng kalendaryo ni Enoch. At actually, isang araw lang po ito. Ito pong Day of Atonement ay mag-uumpisa sa paglubog ng araw kung saan kayo po ay hindi kakain ng 24 hours. At matatapos po yung inyong fasting
sa susunod na araw. So, naintindihan nyo ba ibig ko sabihin, half day? So, mag-umpisa kayo ng fasting ninyo ng paglubog ng araw. Sabihin natin alas 6 ng gabi, mag-umpisa yung fasting nyo. Tapos, 24 hours kayong hindi kakain, matatapos yon sa 6 o'clock p.m. ng ikasampu. So, actually, parang isang araw lang yan, 24 hours. Pero mag-uumpisa kasi ng gabi. Parang Passover. Yung Passover, di ba, nag-umpisa ng paglubog ng araw. Matatapos ng paglubog ng araw. Ito po, ganun din. Mag-uumpisa ng paglubog ng araw. Matatapos ng paglubog ng araw. Isang araw lang po na hindi kakain. Fasting. Okay. So, yan po ang ika-anim na kapistahan, ang Day of Atonement. Maganda itong Day of Atonement kasi ito po yung atonement. Ibig sabihin, yung paglilinis ng inyong mga kasalanan. Hindi kayo kakain ng isang araw as atonement for your sins. See? Yun yun. Okay. So, ang huli po sa lahat ng mga kapistahan ay ang Feast of Tabernacles. At ito po ay mag-uumpisa sa 15 araw ng 7th buwan. So, ito po yun, ito. Hanggang kulayan natin. Ayun, at ito. Ganoon din. Yan. So, ito po yun. From the 15th to the 22nd of the 7th month, yan po ay ang Feast of Tabernacles. Ang Feast of Tabernacles po, originally, ay 7 days. Eh, dapat sana matatapos to ng 21 of the 7th month. Okay? Pero, dinagdagan po ng 8th day. Okay? Itong 22nd, idinagdag po yan ni Yahuah. Ito po ang araw na pinalitan ni Yahuah ang pangalan ni Jacob at ginawang Israel. So, iyan po ang parang pinaka-birthday ni Israel kasi yun yung nung binago na yung pangalan niya. So, ito po ang huling kapistahan at itong kapistahan na to ay masayang kapistahan. Okay, maraming activities, ika nga. So, ito po ang fall feasts, no, nag-uumpisa sa September 18, okay, Feast of Trumpets. Tapos September 26 and September 26th at night to September 27 before night ay Day of Atonement. Okay, hindi ko pala nailagay, no? Day of Atonement. Day of Atonement. Okay. Parang dalawang araw, ano? Pero isang araw lang po yan. Kasi, mag-uumpisa sa gabi, magtatapos sa gabi. Ayan. So, Day of Atonement on the 26th to the 27th. Okay? And then, the Feast of Tabernacles. Mag-uumpisa po ito ng October 2nd in the Gregorian calendar. Okay, so, Feast. Okay, so yan po. Ang Feast of Tabernacles ay mag-uumpisa ng October 2nd at matatapos ng October 9. Okay, in the Gregorian calendar. At yan po ang ating lahat ng mga kapistahan sa mga Hebrews.
So, kung meron po kayong tanong, meron po kayong mga comments, please just write it down below, okay, on the comments section. At re-reviewin ko sasagutin ko kung kaya kong sagutin. Okay, please like, share, and subscribe to my channel at supportahan niyo po ang aking maliit na channel. Thank you po!